yung pagiging energy efficient, mm-hmm, kailangan ano, maging ano tayo, parang informative, no? So mm-hmm, una sa lagi namin sinasabi sa mga consumer namin, pag bibili kayo ng ano appliances, pili kayo ng appliances, mm-hmm, na ano, energy efficient or reliable, mm-hmm, din, no? Ika nga, mababa ang konsumo niya pero ika nga same or malaki yung output niya. For example, yung, di ba, kung alam niyo yung LED lights, di ba? So, mm-hmm, meron yung incandescent light natin, for example, 100 watts yun. Mm-hmm. Tapos, so 100 watts, ang taas no, di ba? Mm-hmm. So, pag ang LED, tapos ang katapat niya is a LED light na 9 watts lang. Oo nga. So, same lang yung output noon. So, from 9, from 100 tas naging 9, no? So definitely ano yun, mas mababa ang konsumo. Engineer, ay sorry, pwede ko bang sundan yun? Kasi ako din ano, tinitingnan ko yung bulb, di ba? Yun nga, may 100 watts. Tapos yung isa, bakit 9 lang? Eh di syempre, yung tendency mo, pag hindi mo naintindihan, kukunin mo yung 100 watts. Kasi gusto mo nga maliwanag. So, ano pala yun, engineer? Alin yung watts doon? Yung konsumo ba niya o yung liwanag niya ang tinutukoy doon? Yung watts kasi is yung ano niya yon, yung parang basihan na magiging konsumo niya. Consumo. So ano yon? Yon konsumo yon. Kasi okay, pag sinabi mo kasi liwanag, mm-hmm, term namin diyan is yung ano, ang measurement diyan tawag namin lumens or lux. Okay, no? So, okay. Pero alam ko hindi familiar masyado yung mga wala sa box natin. Yun eh. Wala sa box, wala sa packaging yun ano. So it's the consumption pala ang nakalagay doon sa packaging nung mga, especially nung bulbs, for example. Oo. Yung wattage niya, wattage. No? So from that wattage, magdedepende doon yung ano, papasok doon yung gamit. So doon magbabasihan yung konsumo kasi, mm-hmm, for example, 9 watts, mm-hmm, tapos gagamitin mo siya ng 2 hours. So okay, 9 watts times 2 hours, yun yung konsumo mo.